Sa nalalapit na Chinese New Year 2024, para hindi kayo magahol sa oras sa paghahanda ng iba't ibang pampaswerte ritual, ngayon pa lang ay isulat na ang mga gabay na sasabihin ko para wala ni isa sa inyo ang makalimot. Maswerteng araw sa lahat ng mga Franny Rian ko dito sa aking channel. Pag-uusapan natin ngayon ang mga iba't ibang gabay pampaswerte para sa Chinese New Year 2024 Wood Dragon. Ang Spring Festival mga Franny or Lunar New Year o mas kilala bilang Chinese New Year ay ang pagsalubong mismo sa pagpasok ng 2024 Wood Dragon. Actually mga Franny, 15 days ang tinatagal nito. Yan ay ang old tradition, so meaning before Chinese New Year, kailangan magawa ang mga gabay na maaaring makatulong sa pag-create ng good energy sa buong taon ng 2024 Wood Dragon. Narito ang ilang mga gabay at kaalaman na maaari nyong i-apply sa Chinese New Year 2024 Wood Dragon. Number 1, syempre sa pagtitipon ng Chinese New Year, kung may mga kasamahan kayo sa bahay na mas matanda sa inyo o matatanda, wish them a long prosperous life. Yan ang isa sa pinakamahalagang gagawin sa tuwing ganito ang selebrasyon mga Franny. Number 2, alam nyo bang top 1 sa pinaka-gift sa Chinese New Year ay ang ampaw o red envelope? Maswerte magbigay at mabigyan ng ganito sa mismong Chinese New Year Eve. Ito ay may lamang pera, syempre. With existing 108, meaning kung ang laman ng red ampaw na ibibigay mo ay may 1,000 pesos, dagdagan mo siya ng 108, so magiging 1,108 pesos. Nire-recommend ko din na every sulok ng bahay ay may red ampaw, including sa table nyo kung saan tinatawag na reunion dinner o kung saan kayo magsasalo-salo ng pamilya nyo. Kahit may mga foods sa table, dapat may mga nakakalat ding red ampaw, even sa fruits or sa mga nakadisplay na fruits. Ito ay isang hongbao or simbolo ng wealth and luck. Number 3, orange. Ito po ang isa sa huwag kalilimutan sa Chinese New Year. Kahit hindi kayo nagse-celebrate na gaya namin, make sure lang po na meron kayong ganito sa lamesa nyo and wealth corner ng tahanan nyo. Take note mga Franny, ang orange or kiat-kiat, maaari po ninyong gawing exchange gift or ibigay make sure lamang na dalawang kamay, okay? Hindi isa. So meaning kapag kaharap mo ang pagbibigyan mo, make sure dalawang kamay mo ang mag-aabot sa pagbibigyan mo. Ganon din naman sa kanya. Yung mag-aabot, dapat dalawang kamay din niya aabutin ang orange na ibibigay nyo. Number 4, I recommend to wear red during Chinese New Year. Naman dahil red ang top priority color for Chinese New Year. Red represents good fortune and happiness. So keep in mind with that mga Franny, kaya mas madalas nyo makita ang red kapag Chinese New Year, lalo na sa mga dekorasyon. Number 5, sa araw ng pagsalubong ng Chinese New Year, iwasan muna ang magwalis. Kaya naman 15 days before and 15 days after ng Chinese New Year ang allotted time ng paglilinis. Old tradition na ito came from China. So meaning, kaya may tinatawag na 15 days, it's because hindi pwede maglinis, magwalis ng mismong gabi ng pagsalubong at kinaumagahan. Kaya dapat maaga pa lang, malayo pa ang Chinese New Year ay inuunti-unti nyo nang maglinis ng inyong tahanan. Number 7, kumquats. Ito yung plants na maswerte sa Chinese New Year. Pwede din itong i-display sa tahanan. Even sa handa, pwede nyo itong ihanda. Actually, sa mga malalaking groceryhan, meron ito. Pwede nyo i-check sa grocery once na gusto nyo i-try. Good fortune din po ang ibig sabihin at simbolo niyan. Number 8, something flowers. Kahit na pang display o dekorasyon nyo or sa damit, even sa mga red table cover na may bulaklak, maswerte sa Chinese New Year. Number 9, dapat may candle din kayo or anything na nagre-represent ng light sa tahanan. Even ang mga toys ng bata na may ilaw, pwede yan or pang display na may ilaw. So narito naman ang iba pang prutas at simbolo.
Yan ang ilang mga gabay na napaka-importante gawin ngayong 2024 Wood Dragon Chinese New Year sa inyong tahanan. Libre nyo lang natutunan dito sa aking channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, Frenny, huwag mo nang ipagdamot sa akin yan. Dahil mas maswerte ang may alam. So yun lang, huwag kalimutan magdasal lang taimtim dahil yan ang pinaka-mabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Thank you.